Senator Chiz Escudero. Sino palpal si Bato? Wala pala talagang PDEA leak pero pinilit pa rin ni Bato. Asa na ang utak mo Bato? Kasama ng sinungaling mong si Morales. Bakit humirit ka pa ng isa? Gayong nonsense na ang hearing mo. Hay nako, dapat hindi ka na makabalik pa sa Senado. Kalbo ka. Panoorin po natin kung papaano ilang paso ni Senator Chiz si Bato. Tayo na at alamin natin. Salamat po. Senator Chiz Escudero. Mr. Chairman, yes. May I know what the issue that was out in media and social media already at that time? Ano po ba yung isyong pinag-aawayan? Because the premise of this question, Mr. Chairman, Attorney Lacanilaw, is ang pinapalabas ni Ginoong Morales kasi, pinigilan daw yung investigasyon niya mula sa taas mismo yung utos at bilang patunay nun at ebidensya nun, pinatawag nga daw siya sa Malacanang. Eh, sino ba naman siya para patawag sa Malacanang ng mga kinatawan ng ES ng mga panahon? Hindi po ba? Yun po yung dating. Kaya po kayo pinatawag ng chairman natin dahil yun yung dating eh. Na kaya sa pinatawag, eh dahil nga doon sa pinipigilan sa kanya yung operation, particular subject matter ng PDELIX ha. Ngayon, ang tanong ko po, ano po ba yung issue kung bakit nyo siya tinawag? Tungkol din po ba dito? Yun po exactly yung pinalalabas niya sa social media, saka sa radio. Ngayon? Allegations po, noon po, noong 2013, ano po? Na kaya siya nilipat, hindi naman kami naglipat sa kanya. Nilipat siya from this big operation to a smaller one, nasab na banggit ni Mr. Chairman yung panghalan ng Chinese, naalala ko lang po. Eh, dahil nga daw po, parang ini-imply niya na hawak ng Chinese syndicate yung PDEA. Ngayon, one of the things he said, no, kaya rin kami na-trigger, is that parang walang ginagawa yung Malacanang. Ganun yung kwento eh. Eh, magulo na ho sa social media nun, tsaka sa radyo. Hindi po, ang tanong whatever. Ko po, alam niyo naman yung subject matter nung PDEA, supposed PDEA leak video eh. Meron daw sesyon na nagaganap ng cocaine sa Rockwell. Yan po ba yung subject matter? Hindi po. O may kinalaman po ba sa subject matter na yan, yung pagpapatawag ninyo sa kanya? Yan po ba yung issue kung bakit nyo po siya pinatawag o hindi? Hindi po, hindi po. It's about his mga reklamo niya na inilipat siya from a big operation to community operations, I think sa Payatas, at ini-imply niya na hawak ng sindikato yung PDEA leadership, kaya ginawa yon. So yun ang lumalabas sa media. Hindi ko po naririnig yung Rockwell. Wala pong kinalaman dun yun. Kaya po pinatawag namin just because of that claim, no? Na gusto namin, putanayan mo naman kasi unfair naman na sasabihin mo sa media yan. So we gave him a chance. Pero wala naman po siyang pinakita. Ang tinutukoy niyo po ba, lumabas sa pahayagan ngayon na si Ginoong Michael Yang ang sindikato na involved sa drug, even at that time? Hindi ko na po matandaan yung pangalan, pero I could imagine na tama po yung lumalabas ngayon. Na yun po yung nabanggit. Siguro makakonfirm na lang ni General Kakdak. Kasi pinakita po sa amin yung grupo ng Chinese syndicates, hindi ko na rin po matandaan eh. Pero there's one operation that he was involved in, and then may nangyaring allegations against him, tinanggal siya. Inilipat siya sa community. After that, lumabas na lahat sa media, no? Nagre-reklamo siya sa media. That was 2013, no? 11 years ago. Because of that, I think several weeks, eh. Tapos sinasabi rin niya, na yung Malacanang, walang ginagawa. Kaya doon po kami na-trigger in a sense na baka madamay si ES na tanungin ng media, madamay yung presidente, so we have to know, get to the bottom of the truth. So we did. Try to do that. Ang problema, when he came in, he had nothing to show anyway. Wala ho siyang ebidensya. Kaya hindi na ho namin din na-pursue yung mga allegations against the PDEA leadership. And then we asked PDEA leadership, meron din naman silang counter complaint against him. At in-explain nga nila kung bakit siya natanggal doon. And we thought, alam na namin yung nangyari. We can answer ES question if he had any, or even the president. And so that was the end of it. And we said, oh, sige, internal process na yan. Nag-complaint naman sila. May admin case or criminal case. Siya naman pwede mag-complaint. So hindi na po namin ginalo yun. So may I just clarify, Mr. Chairman? So it is your testimony that number one, walang kinalaman dito sa pre-operation report na tinatawag na PDEA leaks yung pagpapatawag sa kanya. Number two, ang allegasyon niya ay walang ginagawa ang Malacanang.
nakabaliktaran tila ng sinasabi ngayon na may ginawa daw ang Malacañang kaugnay sa pagpapapigil ng report na umakyat hanggang sa kay Ginoong Kakdak, ganoon din sa Executive Secretary dati. Naalala niyo po bang sinabi niya ng particular yun? Mr. Senator, hindi ko po kasi napakinggan yung buong testimony niya ngayon. Ano? At inaalala ko lang po yung mga nangyari. Wala akong kinalaman sa Rockwell, whatever that is, ganyan ko lang po kasi narinig yun. It was all about his complaints against the PDEA leadership for transferring him to a new assignment of alleging that there was some connivance, no, between the syndicate and the PDEA. That's why we called him. Explain nyo naman, kasi hindi naman pwedeng sa radyo tayo mag-air. Wala naman mo siyang pinakitang kahit na anong ebidensya. And then to be fair naman, we also called the PDEA anyway and confronted them with the question, ano ba itong ina-allege ni Morales sa inyo? Eh, bin-explain naman ho nila na ang nangyari ho dyan, nag-grade yata sila ng, I think Michael Yang nga ho yata yung pangalan. And then may nangyaring ina-allege against him, no? That's why he was removed. Hindi na namin pinasukan yun eh. And then ang ultimately, dahil nag-file din sila ng admin case, I don't know kung criminal case yung final nila, we moved out na. Kasi alam na namin nangyari, it doesn't necessitate any more intervention from the Office of the President, and it went through the process at yun nga, matanggal yata si Mr. Morales sa PDEA, hindi na ho namin alam yun. Process na ho yun eh. Is this, Mr. Chairman, if I may, is this Michael Yang, the same Michael Yang that is from Davao City? General Kaknak? Yes. Mr. Chair, you're yeah, go ahead, sir, go ahead. The subject of the operation was Marcy Tan and Judy Tan, not Michael Yang. Not Michael Yang. Marcy Tan and? Marcy Tan and Judy Tan. Okay. I would like to I just heard the name of Michael Yang just 5 minutes ago. I'm sorry, I heard it too, but I wasn't sure. I think the more reliable testimony will be by General Kakdak. Okay, we have to be very careful with the words that I did say it. From this committee. Apologies, apologies. Yeah, we're under oath. Thank you very much, Chairman. I'm sorry, I've been really patient, but this has absolutely nothing to do with the Batangas drug haul and nothing to do with the pedelics. This is something former agent Morales has probably against General Kakdak, or probably has something against General Serapio. I'm sorry for cutting the chairman, but ang layo na ho ng pati na yung mga tan na ho na i-involve na eh. Ang layo na ho eh. So may I ask Mr. Chairman that we not give that much leeway to the witness to be talking about so many things. And in the end, we bothered General Serapio, who's supposed to leave for Davao this afternoon. We bothered, even if he was not invited, Attorney Lacanilao, we bothered General Kakdak simply because he was mentioned in the making it appear, it seems, that it was all a conspiracy to silence him. But listening to these honorable gentlemen and officers and gentlemen, Mr. Chairman, so may I ask that we try to not go into everything Mr. Morales is saying each time he mentions a name. This has nothing to do with the subject matter at hand. And this has nothing to do, Mr. Chairman, as well, with what we are trying to find out in this hearing. Medyo masyado na lang ako na. Yes, noted si Senator Jesus Escudero. Noted, but pinakinggan ko lang si General Kakdak, and sayang rin yung statement niya kung hindi ko pakinggan, but anyway, noted po yung observation mo. Okay, go ahead, you have the floor, Attorney Del Valle. Thank you very much. Good afternoon, Mr. Chair, and to the honorable members of this committee and to all those who are present here, good afternoon. I would like to say thank you, Mr. Chair, for giving us this opportunity to discuss with you the result of the investigation that we have conducted to answer the following questions. Number one, whether this documents the pre-operation report in the authority to operate are authentic or not. In the second question is whether these two documents ay naging part or official document of PDEA. And the other question
that I will be discussing is about who is the resource person that we have here, Mr. Jonathan Morales. All those questions that I have mentioned will be addressed in the presentation that I will be going to report. And I would like to inform this honorable committee that the report that I'm going to make is not my personal opinion. It's not my personal report, because as mentioned by our Deputy Director General for Operation, this is the result of the investigation that the PDEA had conducted as yung aming Deputy Director General for Operation ay siya po yung head nito, with the instruction of the Director General of PDEA. Okay, please, next slide. Yung report that I'm going to present, ito po yung final report that we have submitted to the Director General of PDEA dated April 14, 2024. Okay, in the next slide please. Take a look at the two documents na sinasabi nating alleged PDEA leaks. The pre-operation report and the authority to operate. If you are going to take a look at the two pictures there, makikita natin that those documents, number one, parehas po silang walang control number. Aside from these two documents na walang control number, yung documents pong ito were intentionally obliterated. And yung documents pong ito, most of the items therein ay remained unfilled. Ibig sabihin, this deprived the PDEA para malaman po magkaroon ng idea kung talagang totoo or hindi or nag-e-exist yung dokumentong ito. Kasi hindi namin mabe-verify. In the investigation that we have conducted ganito, during the past 2 years, kapag na-disapprove o kaya hindi na-submit yung papel na yan, magkakaroon ba ng control number? Halimbawa, ako si Morales, gagawin ko yan. Inamin naman niya, pinirmahan niya. Ngayon, kung sinabihan ako na hindi di-disapprove yung operation na yan, magkakaroon ba yan ng control number? Hindi po. Oh, hindi. Yes. So, meaning, tingnan mo nature ng papel. Tingnan mo, kung sabihin mo, new file yan, that's an old file. Tingnan mo yung color ng papel. Yeah? Color ng papel, at saka yung butas doon sa confidential. Lumang papel yan. Pero ang tanong dyan, sino may hawak ng papel na yan? Okay, diba? That's what we are going to answer okay. For Your Honor in my next presentation. So, some of this slide. Settle there dyan na kung hindi yan na-submit at hindi na-approve, obvious, hindi talaga magkakaroon ng control number. Yes po. Correct? Yes okay. Po. Please continue. But napakalinaw po during the series of questions na tinanong po yung ating resource person that he cannot even present any evidence that would prove that these two documents ay talagang nangyari o totoo. In this pre-operation report, makikita ko na... If you're going to say na hindi totoo yung papel na yan, parang na rin sinabi mo na ako'y nauto ni Morales. Kasi sinabi ko naman talaga, totoo. Makita mo na yung papel, discolored. Andyan yung papel na yan. Ang tanong lang kayo kung sino may hawak. Ha? Your Honor, ako'y naniniwala na may papel na ganyan talaga. Despite the fact na soft copy lang yan. Paano magkakaroon ng soft copy kung wala yung papel na yan? Recording in diba? Progress. Very clear yung papel. Brown na nga, sa kalumaan niya. Iulit, tingnan mo. Mga stain sa baba, Pwede ba yung i-computer generate yan? Yung papel na yan, i-imbintuhin mo yan? Pati yung butas doon sa puncher? Just one, physical examination of the papel, although Xerox lang yan, pero yung original na papel yan, tingnan mo, na lumang papel talaga yan. Kaya nga, ako yung naniniwala sa inyo, nawala talaga sa inyo. Most likely, ito ha, ito sa akin, kung hindi man ito nalagay sa file ninyo, ito ha, honest opinion ko ito, kung hindi ito nalagay sa file ninyo, pwedeng ang gumawa nito siyang nagtago ng papel nito. Possibly. Ako, to be honest, I am not destroying you, Morales. Ako, isa rin yung sinaisip ko na pwedeng ikaw gumawa nito, hindi mo na-submit, baka nasa'yo yung papel na yan. Pero
Sige lang, I am giving you the benefit of the doubt. Pero pag sinabi ninyo, ikaw, attorney, kung sabihin mo na never nag-exist yung papel na yan, yan ay gawa-gawa lang. Maniwala kaya ako sa'yo? Eh, yung nature ng papel, kahit na photocopy lang yan, ano, paano lalabas yung soft copy kung walang hard copy? Oh, anong sinisirox niya kung ano kinukopyahan kung wala yan? Hindi yan existing. Your Honor, if I may. Yes. Siguro po yung papel na to, dokumentong to, nag-exist. Oh, nag-exist on nga. On the part of the Mr. Jonathan Morales. Because these documents that I have been mentioning, never po itong naging part ng official document well, of today. Well, naniwala ko sa inyo pag dineclare nyo yan. Dahil talagang tinignan niyo sa record ninyo. Wala talaga yan. Yes, pero, Your Honor. Pero please do not make that impression to this committee na non-existent yung papel na yan. Paano nagkakaroon ng soft copy kung walang hard copy niyan? Existent yan, but you cannot determine the location of that paper. Yes, Your Honor. Am I correct? Okay, so dapat magkaintindihan tayo dyan. Yes, Your Honor. At tayo yung nagdududa kung sino nagtago ng papel na yan at sino nag-leak, di ba? Sino? Kaya yan tayo nagkakaroon ng investigasyon. Okay, please continue. Mr. Chairman, if I may. If an agent prepares a pre-op report, theoretically, and does not submit it, dahil nagdalawang isip siya, natakot siya, kung ano man ang motibo niya, o nabayaran siya, kung ano man ang motibo niya, he did not submit it, as you testified, wala sa records niyo. Is that document confidential? Is that document part of your official records? My answer, Your Honor, it's no. It did not become part of the official records of PIDEA. Maybe that documents ay naging official or personal file lamang po ng ating resource person. Ngayon, ang personal file ng isang resource person, tulad ng sinabi ng ating chairman, nung siya ay police, marami siyang mga informant, may mga ebidensya kang nakakalap. Pag-alis sa departamento, pag-retire, dala-dala niya yun. Iuwi niya yun. Parang ako rin yan. Noong nag-congressman ako, nag-governor, unang term ko sa Senado, nung natapos, dala-dala ko rin lahat. Malay ko bang bawal yun? Sabi nga ni Senator Tolentino, wala namang batas na nagsasabing bawal yun. So hanggat hindi tinatanggap ng PIDEA, para magpasa kayo kung itutuloy nga ba yung operasyon o hindi, hindi pa opisyal na dokumento ng PIDEA yun. Ganun po ba interpretasyon yes, niyo? Yes po. Not. So it may be a document prepared by a PIDEA agent but not something that the PIDEA would stand on as of yet because it has not yet been tested the veracity, the validity at hindi hinusgahan pa kung ito nga ay i-operate natin o hindi. Yes po, Your Honor. Ngayon, tudutuan ko po ha, kung pinapanood niyo po yung mga hearing ni Senator Bato na number one yata to sa social media ngayon. Ang alegasyon ni Ginoong Morales ay hindi sa pinayagan ni Operito. Pinigilan siyang Operito. Umakyat hanggang kay General dating Director Kakdak. Umakyat hanggang kay Gadapan. Umakyat hanggang kay Yeso Chow. Ang dami ng pinuntahan. Kaya nga pinatawag pa raw siya sa Malacanang eh. Ang tanong ko, kung hindi bahagi ng record ng PIDEA, paano ito matatanggihan ng kahit sino sa PIDEA kung wala sa records? Okay, Your Honor. Actually po ang nangyari dito kasi is hindi po sinunod ni Mr. Morales yung standard procedure of PIDEA. Kasi pag may dumating na confidential informant, yung dapat gagawin niya after conducting interview, that si Mr. Morales dapat kakausapin niya rin po yung kanyang immediate superior which is director the division chief during that time ay si Director Francia. And after talking sana kay Director Francia, submit po siya ng Your Honor, Mr. Chairman, dininay nga po ang extraction po ni ano. Wait until I recognize you ha. Kaya may chairman yes, dito para ako magdala sa discussion. Tatanungin kita mamaya. You want to say something? No, he was about to say something. After po sana sa kanyang division chief,
dapat malalaman din po ito ng kanyang director. And during that time, it's Director Lachica, yung Director of the Intelligence and Investigation Service. Nagtataka po kami kung bakit even yung kanyang division chief, si Director Francia, even yung kanyang Director in the Intelligence and Investigation Service, si Director Lachica, hindi man lang na-inform. In fact, wala silang kaalam-alam sa nangyaring ito. Dumirekta daw siya kay Deputy Director General for Operation, si then Sir Gadapan. Hindi po yun yung normal procedure. In fact, the Deputy Director General for Operation, hindi na po kailangan yung approval niya. In preparing this particular documents na dalawang yan, hindi po kailangan yung approval ng DDGO. Ang mangyayari po, dun lang sa level nila, dapat naayos dun, and after that, kung after validation, okay, so dapat dun pa lang sila kukuha. Magre-report sa Plans and Operations Service para po makakuha ng authority to operate and pre-operation report. So at yung binabanggit case, ninyong Deputy Director Gadapan, nagkataong pumanaw na. Yes po. Pero so far, yung mga buhay pa, hindi pinapatotoo. Yes po. Actually, yung mga allegations, yes po. So far, actually, Your Honor, sa presentation ko po, kasama po dyan yung affidavit of the 8 agents that during that time, they were assigned dun po sa Intelligence and Investigation Service. Now, kung sila po sandali, yung... Sandali ha. Andito mula si General Kakdak. Sir, business happened during your time? Yes. Diba, 2012, ikaw... O si Gutierrez? No, Your Honor, it's but still Yusek Gutierrez. Ah, Yusek Gutierrez ba, sir? Yes, sir, because I assume October 18, but my order is October 11. Okay. Thank you, sir. Thank you, Your Honor. Nahihirap po lang tayo matanong dahil puro pumanaw na sa langit na. Thank you, sir. Thank you. Please continue. Dito po sa dalawang nakita natin na pre-operation reports in authority to operate, sabi ko po kanina maraming blanco. And then we have to take note of the fact na linagay niya po dyan na 7 other personnel of the IIS, Intelligence Investigation Service. Consistent po yan dun sa kanyang naging letter sa aming pong Director General of PIDEA dated April 7, 2024 na yung conduct niya ng interview dun sa confidential informant ay in front of some other IIS personnel. So ano pong ginawa ni PIDEA para po malaman kung totoo o hindi? Pinatawag po namin yung mga naka-assign during that time sa Intelligence and Investigation Service. Sino-sino yun? We have consulted the Director of the Human Resource Management Service of PIDEA, and then kinausap namin sila, nangyari ba talaga to o hindi? Ang sabi po nila, wala po silang kaalam-alam, wala po silang natatandaan based on their personal recollection na may nangyari pong confidential informant na nag-report stating therein na yung subject po na nandito sa ating pre-operation report and the authority to operate ay naging subject po. Okay, yun nga, na-discuss na natin yung previous hearing, no? Yung affidavit nila. Yes, pero yung tinanong ko sila, were they present during the time na kinausap ni Morales yung confidential agent, allegedly, yung araw na yon, which was a Saturday? Ang sabi rin ng mga agent na yon is, wala daw sila dahil Sabado. Yes po. Wala daw sila doon. So tinanong ko pa nga, ano magiging implication nitong affidavit nyo doon sa pag-disclaim sa claim ni Morales na wala pala kayo doon sa area noong panahon na yan? Kaya just to be fair, just give way to all these testimonies. Yes po. Pero sige, continue. Sa letter niya po kasi, Your Honor, binanggit niya po na yung kanyang pagkakausap dun sa confidential informant ay in front of some other IIS personnel. That's why ang ginawa ni PIDEA... Yung nga problema, hindi nga niya masabi kung sino yung mga tao yes na yun. Yes po. Yung mga nag-execute ng affidavit, we can once again ask them regarding this. Kasi wala naman pong ibang sasabihin si Mr. Mo Jonathan Morales na kasama niya kung hindi po yung mga naka-assign dun sa Intelligence and Investigation Service. And then, one thing, Your Honor, if I may continue, dito po sa ating pre-operation report, ang nakalagay po dyan na unit is Unit 4-C. Yun po yung address sa Rockwell, Unit 4-C. At kinonfirm po ito ni Mr. Morales during the first hearing. At ito po yung lumalabas sa social media for the past 2 months na nakikita po ng lahat, nakikita po yung address 4-C po ito. At ito po yung kinonfirm niya for several times. Inamin naman rin niya na
clerical error yun. 46-C talaga yung unit ni Marcel Soriano kasi nakalagay din doon sa ibang papel niya, 46-C, di ba? Yes po, sir. So, ano mangyayari naman niya sa atin yan, yung mga nagkakamali tayo sa ating mga papeles? Mas importante, na-confirm natin na mayroong 46-C sa Rockwell na pinagmamayari ni Marcel Soriano na na inamin mismo ni Soriano when he testified before this committee. Diba? Your Honor, ang point lang po namin is sobrang magkaiba po yung Unit 4-C sa Unit 46-C. Yung nga, inamin nga niya, nagkamali daw siya, kaya 46-C yun ang totoo. Tinanong ko siya kung saan ang totoo, 4-C or 46-C. Kasi mayroon din siya papel dyan na 46-C, nakita mo? May papel siya dyan na 46-C. So, kinupulunta ko siya, saan itong dalawa? Ang totoo, sinabi niya 46-C. So, let's leave it at that. Thank you. Please continue. You, please, next slide. Yung ating pong pre-operation report and authority to operate, they do not exist in the PDEA Regional Office, National Capital Region, Records of Operational Coordination Reports. Makikita po natin dyan na yung March 10 and March 12, 2012, meron pong naging coordination. March 10, ang serial number po ay nagtatapos sa 22. Yung March 12 naman po ay nagtatapos sa 23. Indicating na wala pong other coordination nangyari in between the March 10 and March 12. Yung March 10 pong binabanggit dyan, hindi po yan yung tungkol dun sa pumuntang confidential informant kay Mr. Jonathan Morales. Gusto ko pong i-reiterate na eto pong papel na to magpapatunay na wala pong anumang na-report sa regional office ng National Capital Region pertaining dun po sa pumuntang confidential informant. At hindi po ito madadaya dahil serialized po yung control number. Magkasunod po yan, wala pong in-between na nangyari and wala pong other coordination. Kailangan ba talagang ipaparating mo doon sa regional regional operation center kapag may magpunta sa iyo na informant? Ganun ba? Your Honor, lahat po ng coordination. It's not about coordination. This is about yung paglapit ng tao sa iyo. Ikaw, may confidential informant ako. Papunta ko sa iyo, sir. May information ako na ganito. I-report po kagad yan sa Regional Operations Center na may pumunta sa akin na informant? Is that the way it is? Hindi po diretso, Your Honor, after na po ma-process. Oh, after na ma-process. So, after ma-process. Yes po. Sige, continue. Thank you, Your Honor. Next slide, please. These documents do not exist in the records of the National Operations Center of PDEA. So katulad ng nakita natin sa previous slide, the serial number dun sa March 10 in March 12, 2012 ay magkasunod. Yung isa nagtatapos po sa numbers 1-1 at yung kasunod po nagtatapos po sa numbers 1-2. Ibig sabihin, I get your point. The mere fact na wala siyang control number, wala talaga. No use discussing all these things. Yes. Kasi wala naman talagang control number yon. Paano natin ikumpara? Walang control number dahil na-disapprove, hindi natuloy yung operation, di ba? Yes, Your Honor. So, there's no choice, there's no use discussing this. Dahil, to start with, yung kanyang, yung papel na pinapakalat sa social media, wala talagang control number. Yeah. I'm just presenting this, Your Honor, just to prove that these documents ay hindi po talaga naging official documents of PDEA. Ay, hindi naman talaga. Naniwala ko sa inyo na hindi talaga. Thank you, Your Honor. Naniwala ko. No need of explaining it. Kayo lahat nagsasabi sa akin na hindi official document yan. Naniwala ko. Hindi mo talaga makita yan doon. Saan mo makita yan? Hindi mo makita yan. Kahit na anong hanap ninyo. Thank you, Your Honor. Pero, siguro naman, kayo lahat mag-agree sa akin na yung soft copy na yan, meron talaga yung papel na existing na hard copy na kinopya na Xerox. Ha? Everybody agree with me? Your Honor, actually, kung makikita natin yung pre-operation reports at authority to operate na sobrang medyo malabo at maraming information yung natanggal,
kahit sino po sigurong dating PDEA employee or lalong-lalo na PDEA agent po pwede pong gawin yan. Madali lamang po yun, lalong-lalo na kung yung taong yung meron po siyang... You mean to say, yung ganong kaluma na papel, pwedeng gawin ngayon? O existing yan noon? Anong klaruin natin? Pwede po kasi, Your Honor, that's because of paulit-ulit pong na-photocopy. Parang it appears na parang... Mr. Chairman, if yes, I may. I did not attend the first hearing and did not attend the entirety of the second hearing, but I know for a fact it's a photocopy. It's a picture of a photocopy is what we have. Yes. If what we have is a picture of a photocopy, paano po natin malalaman kung gaano kaluma nga yung papel na yon? Na may butas, oo, meaning nasa folder dati. Pero paano po natin malalaman kung brown na yung papel, kung luma na yung papel, if what we have on hand, without former Agent Morales presenting the original, if he has it, how did we find out that it is an old piece of paper? Paki-plus nga yung papel na yan. Paki-plus ulit yun, yung papel. Paki-plus. Especially referring to the color. Sige, Mr. yung color kanina. Sana yun. O yan, o. Yan, tingnan nga nyo. Yung mga markings na yan, sa kalumaan na yan, at saka nabasa-basa na yan siguro. Mr. Chairman, I went to the College of Law. I would photocopy at least about 100 volumes of SCRA. Depende ho dun sa Xerox eh. May Xerox na maganda. May Xerox ho. Yung mas murang Xerox, mas pangit eh. Yung mamisong Xerox nun, clear eh. Well, magkakaroon din ang kanya-kanyang opinion nito. Pero ako, nag-retire ako sa PNP. Kung tingnan mo yung mga second lieutenant pa ako na pile, ganyan na ganyan talaga tingnan ngayon eh. Ganyan na ganyan talaga yung mga color na yan. So kaya nga sinabi ko, existing yung pile na yan. Kasi paano nga nagkakaroon ng soft copy kung hindi, walang kinopyahan dyan. Yun lang sa akin. But when you say na non-existent sa pile ninyo yan, wala talaga. Naniwala ako sa inyo. Pero kung totoo yan o hindi, I bet may bayag. Totoo yan. Pero ang tanong, sino may hawak? Posible pa na si Morales may hawak niyan at siya ang nagpangalan niyan. To be frank about it. Sige, continue. Your Honor, next slide please. They do not exist in the PDEA letter book ng aming Plans and Operation Service from 2010 up to present. Lahat po ng anti-illegal drugs operations and coordination na ginagawa, aside from yung amin pong database, meron po kaming blotter book na dala po namin ngayon, yung hard copy. Nakalagay po doon from 2010 up to present, lahat po ng coordination, lahat po ng anti-illegal drugs operations. So in this case, wala pong entry na nagsasabi regarding that confidential informant. Next, please. Next slide, please. Ito po yung certification that we have from the Plans and Operations Service stating therein na wala nga pong nakalagay doon na nagpumunta na confidential informant and wala pong nag-coordinate regarding that matter. Next slide please. Dito po sa aming formis, nabanggit po ito dati, na although hindi po nakalagay sa aming formis, ito po ay hindi rin nakalagay. Before formis kasi meron kaming data monitoring system, yung Damon po. Hindi din po ito nakalagay doon. And then, the name hindi, Bongbong Mark... Hindi talaga malagay doon kung hindi sinubmit yan, hindi pinagay doon. Wala talaga. Hindi mo makita doon kung yes, meron nagtago niya. Yes po. Please, continue. And the name Bongbong Marcos... alias Bong, it does not appear in the National Drug Information System or Interagency Drug Information Database. Hence, he has never been included in the drug list or been subjected to any negation operation. Next, please. Remember, we're not talking about the drug list dito, ha? Ang ating pinag-usapan ito, yung leak na yan, yung pre-operation report at saka yung authority to operate, yun ang pinag-usapan natin, hindi drug list. Kasi ako, kung tanungin mo rin ako, nag-GPNP ako,
wala talaga akong nakita about that information. Ako mismo, honestly speaking, wala akong nakita. Ako. Sige, continue. Thank you, Your Honor. Next is the affidavit, joint affidavit ng mga naka-assign in the Intelligence and Investigation Service during the March 2012. Okay, stating in the affidavit po na wala sila based on their personal recollection, wala po silang nalaman ganong information. Next slide, please. Certification coming from the Human Resource Management Service of PIDEA na kung sino-sino po yung assigned ng mga drug enforcement officers during that March 2012. Next, please. And ito po yung pagkatao ng ating resource person, one of the topics that we discuss in the investigation that we have conducted. Mr. Chairman, narinig na natin, akusado, maraming kaso, nagsinungaling noon, meaning it'll be submitted anyway. Since you will be doing the prayer, Mr. Chairman, yes. I'd like to take advantage of the presence of this witness. To kayo, Attorney Francis, is a pre-operation report an authority to operate that document? Is it a controlled document o form lang yun na matatagpuan sa opisina ng PIDEA? That's not a controlled document. Yung pong... So form lang yun na matatagpuan sa opisina ng PIDEA? Yes. Dadampot ka ng isa kung may gagawin kang isasubmit kang pre-operation report o authority to operate. Tama po ba? Yes. Magiging controlled document lang yan pag nalagyan na ng numero. Yes po. So hanggat wala pang numero yan, hindi pa yan controlled document, therefore hindi pa yan official document, therefore hindi pa siya public document, therefore hindi pa siya kasama sa official records ng PIDEA. Yes po. Magiging official record lang yan, gaya na sinasabi ni Chairman De La Rosa, wala kayong kopya kasi hindi pa nga sinasubmit. Hindi pa siya sinasubmit, edi hindi rin siya bahagi ng official records ng PIDEA. If it is not part of the official records of PIDEA, it is not the proper subject matter of a leak either yet. Kasi hindi pa naman bahagi ng official record ng PIDEA. Ngayon, posible na may ginawang ganyan talaga si Ginoong Morales. May informant man o wala, may nagbigay man ng affidavit o wala, may picture man o wala, posible yon. Pero hawak niya, file niya, nasa kanya, sa puntong yon, since you're an attorney, Attorney Francis, public document na ba siya o hindi pa? O dahil sa officer agent ng PIDEA, may tuturing ng public document siya? No, Your Honor. My next question, sir, is kung ito'y pinanumpaan, affidavit eh, sino po ba'y nagpapasumpa sa PIDEA noong mga panahong yun? Marami pong lawyers na naka-assign po sa Legal and Prosecution Service of PIDEA, sila po yung dapat na magpasumpa. Kung lawyer po yan at I presume pwede lamang sila magpasumpa kapag sila'y notaryo? Meron pong may notarial commission during that time. Yung walang notarial commission, meron po ba silang listahan ng mga pinapasumpa? Meron po, kasi yung iba doon, although they don't have the notarial commission, allowed po sila to administer yung mga documents po. Allowed sila to administer oath, pero nire-record ba nila yung sumusumpa sa harap nila? Yes po. Kahit wala silang notarial commission? Meron 5 copy po yung legal and prosecution unit. Sino-sino po yung mga nagpa-administer doon sa office? Matanong ko po kayo, sa dokumento ng PIDEA, kung binaligtanawan nyo talaga at nag-research po kayo sa lahat ng dokumento, meron po bang nakasaad doon na may nanumpa noong araw ng Sabado patungkol po sa bagay na ito? At kung sakasakali, listahan ng mga notaryo o mga abogadong may notaryo, dahil may record po yan ng kanilang mga pinanumpaan 10 years ago, 15, 20 years ago. Sinasubmit po yan sa husgado kada taon ng lahat ng notaryo. Wala po kaming nakitang records. In fact, I issued as Director of the Legal and Prosecution Service a certification na wala po kaming nakitang records na ganon. And if I may add po, Your Honor, hindi po ito kasi yung usual na once meron pong confidential informant na, for example, first time na pumunta, wala pong confidential informant na papayag na i-transcribe into sworn statement po yon. Kasi in the sworn statement, kung magiging affidavit po ito, ilalagay niya yung pangalan doon and then sasamahan niya po si Ginoong Morales sa Legal and Prosecution Service. Wala pong confidential informant na papayag sa ganon.
So, sa kasong ito, kung may affidavit man, personal na yon, kung sang notaryo man yon, kung may pre-operation o authority to operate man, hindi pa niya sinusumite kung sakasakali. Para tumugma nga yung sinasabi ng chairman na posibleng may ganun dokumento na ganun nakakatagal, pero hindi dumapo, hindi nakaabot, hindi nakarating sa talaan, sa record, sa dokumento na nasa pangahawak ng PIDEA para maging official document ito. Yes po. Although binanggit po ni Mr. Morales during the first hearing na yung affidavit daw is pinanotaryahan nyo or nag-subscribe dun sa Legal and Prosecution Unit of PIDEA. Walang record nga doon. Wala pong records. Nang may sumumpa doon sa petsang yon. Wala po, Your Honor. Huling katanungan, Ginong Chairman, itong pre-operation report at saka authority to operate. Kapag ka ito'y nalagyan na ng control number, dadaan na po yan sa proseso at kailangan ng pagpasahan ng mga opisyal. Tutuloy ba ito? Huwag itutuloy ito? Etc. etc. Tama po ba yan? Tama po. So ito'y kumbaga application lamang ito. Opo. Pag sinumite, doon palang gugulong yung bola, ika nga. Opo. Hanggat hindi sinusumite, hindi gugulong ang bola. Opo, tama. At walang kailangan pagpasahan sino man sa hierarchy ng PIDEA. Tama. Mula sa kanyang immediate hanggang sa pinakamataas na opisyal ng PIDEA. Tama po. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Attorney, for that clarification. Thank you, Senator Chis. Mag-sisisyo na tayong ganito na lang. Mayroon pa tayong isang hearing. Sana makarating si yung hindi pa nakarating dito. Afterwards, tapusin na natin, tapos na ito. Mr. Chairman, yes. On that point, before we adjourn, I'd like to raise an issue now or probably on the floor later because I heard the chairman earlier that we would have wound up this hearing if Secretary Ochoa had attended. But my problem, Mr. Chairman, is Maharlika, the number one antagonist, protagonist, character, whatever you call it, has no plans of attending. She has said so herself, Mr. Chairman. So, do we wait to and keep this hearing open? In regard to the other names mentioned, I brought this up in the last hearing, Mr. Chairman. For example, Mr. Morales mentioned President Duterte that he knows. Yun ang claim niya. And I raised the issue na hanggang saan tayo magpapatawag sa pangalang binabanggit ni Ginoong Morales. Binanggit niya si Ms. Maricel Soriano, inimbitahan natin. Binanggit si Ginong, si General Cacdac, inimbitahan natin. Si General Serapio, inimbitahan natin. Gaya ng sinasabi ko, Mr. Chairman, at some point in time, we have to rein in kung hanggang saan lang. Kaya ng sabi nating Senate President earlier. And that is the reason, Mr. Chairman, why I think I've been in the Senate for quite some time. The reason why a motu proprio is usually done, usually isa, and by tradition in the Senate, I'll mention this on the floor later. By tradition in the Senate, a motu proprio hearing is conducted during recess. Kasi wala pong session, may nangyari. May nangyari, kailangan mag-hearing. Or hindi pa nare-refer. Na-file na yung resolution, hindi pa nare-refer, kaya kailangan mag-hearing. But in the past, a resolution was forthwith filed para in direction maliwanag. Hindi yung depende sa makulay po ang buhay ni Ginoong Morales. Marami po siyang karanasan at marami po siyang nakasalamuhang mga tao. At hindi ho ako magugulat na totoong nakasalamuhan niya. Yung mga kilala at mga batikang mga pangalan sa ating kasaysayan. Pero mahirap naman po na kada pangalan babanggitin ay papatawag at magdedepende ang pagpapatuloy, di pa pagpatuloy ng hearing sa pagdalo ng mga pangalang binabanggit niya, lalo na wala naman po siyang personal knowledge, meaning hindi po niya personal na nakasalamuha o narinig yung mga di umanong bagay na sinabi, kabilang na yung personal na away ni Ginoong Santiago at ni Ginoong Enriquez. Kung ano man po na magitan sa kanila, ay nasa kanila na ho yun. Ayoko na ho pakialaman yun. Kung ano man po ang sama ng loob ni General Santiago kanina kay Ginoong Enriquez na tila meron, eh nasa sa kanila na ho yun. Pero lumalabas pa rin po dito at obligado tayong pakinggan at pagbigyan. So at the proper time, Mr. Chairman, I hope we can discuss together with the other members of the committee, as the good Senate President has pointed out. Because nothing, let me clarify, nothing prevents
a hearing to be conducted based on a resolution specifically finding out sino nga ba ang mga adik. Totoo ba yung sinasabi dun sa dokumento na sinasabi ni Ginoong Morales, etc., etc. Nothing prevents that from being done. Pwede po yan gawin mamaya o bukas, may pwede mag-privilege speech. At yun po yung basihan ng pagdinig. Pero, base sa privilege speech, base sa resolusyon, yun po ang magiging limitasyon ng pagdinig. Dahil sa totoo lang, naiintindihan ko ating chairman, dahil interesado naman ako mapakinggan din. May opening eh, sa lahat ng sinasabi ng ating mga testigo. Subalit, mahirap naman po na kada pangalan babanggitin, ay gagawin nating depende ron yung pagdinig kung itutuloy pa o hindi na. Yes, thank you, Mr. Chairman. Again, I submit. Thank you. I admire your insights, your inputs, and again, I have, kung hindi ko pa na-rule yan, right here, right now, I'm going to rule that kahit na nabanggit ni Morales, ni PDI Agent Morales, si President Duterte, si President Mongong Marcos, I have to rule now as the chairman of this committee that I'm not going to invite those personalities. Now, but please, just give this chairman the how do I English this? Just give this chairman the... Leeway. No, not leeway. I'm referring to give this chairman the prerogative to invite kung sino ang gustong i-invite. And anyway, yung sinabi ni Gerald Kaknak, most of them are not to be strict about it, about the being a germane to the topic. Ay, medyo ibang topic na yun, di ba? But still, we have gained some insights coming from his statements as far as the drug situation of the Philippines is concerned. So, nagpasalamat pa rin ako sa sinasabi ni Gerald Kaknak. Kasi, again, we are testing the credibility of our resource person. Nandun yun sa sinasabi ni Gerald Kaknak. We can get some insights from that. So, right now, I am asking my colleagues and also the Senate President na pagbigyan na lang ako kahit na ito'y motu proprio investigation one more time, isa na lang next week para naman tapusin natin. So yun lang po.